Morning guys, andito mo lang po ang inyong lingkod sa official para magturo po ng kunting idea. At ang topic po natin ngayon ay about sa HVAC. Yan po yung tinatawag na Heat Ventilation Air Conditioning. Opo, what's up po para sa mga electrician o technician, sa mga ducting technician, kailangan niyo po to. Ngayon may nakikita po ko sa site ng mga size ng ducting. Makikita niyo po, mayroong maliit, mayroong malaki. Hindi pwede naman ang gamitin na kung ano size ng ducting eh. Sagayin natin na 16 inches by 4 inches ay tama ng ganito. Pero hindi po. Ayan po, may maliit, may malaki. Diba nakikita nyo? Ayan, nakikita nyo may malaki. Kung bakit po ganyan ang size, tuturo ko po sa inyo kung bakit hindi po pare-paras ang size ng ducting. Yung nga pala yung ducting, tuturo ko sa inyo yun. Size ng ducting yun. Ayan, nakita niyo po yan sa ducting. Yan yan ha. Okay. Ngayon ito po, dito po tayo. Ang unang-unang gagawin niyo po ay kukunin niyo po yung CFM. Yung tinatawag na po cubic per minute. Yung CFM po na tinatawag, yan po yung tinatawag na airflow. Yung dumadalay po ng air sa loob po ng ducting. Especially in rectangular. May round din po. Start na po. Ayan po, yung exam, nag-example na po. Doon nakakuha po tayo dito ng 200 CFM. Yan po yung 200 CFM na yan. Yan po kung babase po tayo sa malaking area o commercial o industrial o high-rise, ang gagamitin niyo po ay volume of area. Yung volume of area po, yung tinasabi ko ay yung pong length times width times height. Ang unit po niyan ay feet. Tandaan niyo po, unit po ay feet, hindi po meter ha. Length times width times height. Ayan po, pakikita ko po sa inyo, yun o. Ayan po yung malalaking commercial sa high-rise. Pero pag mga residential, mamaliliit, ang gagamitin niya po ay square foot. Length times width times height lang po. Square foot po ang ano niya, ng unit. WhatsApp po sa mga mechanical engineer. Ginagawa po ito ng mga mechanical designer namin. Ngayon, tuturo ko po sa inyo, dalagkordig, hindi po ang inyong lingkod. Tuturo ko po sa inyo. Okay? Pag malalaking yan, tatandaan niya po, square feet po ha. At pag malaking area na cubic foot, length times width times height. Okay po, let's start na po. May nakuha po tayo dito ng lima nito na 200 CFM eh, no? Kasi depende po yan sa kwarto, sa lugar na babagsakan ng airflow. Sa kabila mayroon pong 50, yan 80. Ngayon kaya ko po nakuha ng 16 by ang sukat ng rectangular, 16 inches by 4 inches. Mayroon po ako tinitingnan na table. Ayan, may 4 inches, 6 inches anong rectangle estimate ng kaito yun. Bali po yan sa mga table ng mga kuha ng ducting. Ganyan po ginagawa. Pero ang ginagawa po ng mga design engineer sa mga HVAC is kukunin lang po yung size ng CFM. Okay po, yan po yan. Kaya may nakita po sa ducting, may maliliit, may malaki. Yan po ang purpose niyan, ginawa nila. Ayan, makikita po sa inyo para may punti po idea para mga sa electricians, mga technician. Konting idea lang po nito mabilisan. Pero yan po ang kagaya nito din, oh. Yan 50 CFM. Karamihan nagagamit sa mga kwarto 2 by 2 meters o 12 feet by 12 feet dahil square meter lang. Yan po, makukuha nyo eh 50 CFM. Minimum po yan. Okay po? Sa mga bathroom, makikita nyo po yung size ng mga ducting sa bathroom, sa mga exhaust fan, supply fan. Okay guys, sana po may natutunan kayo ng konting idea na ibinigay ng inyong lingkod. Ayan, kung gusto, pagkukunin niyo po ang CFM ng isang kwarto o isang area ay length times width lang po, na ang unit niyan po ay feet, kaya square feet ang magiging ano yan. Pero pag halimbawa po ay matataas na o malalaki ng lugar, ang gagawin, volume na po, length times width times height, volume na po yung cubic foot at po ang unit niyan. Okay po, maliwanag po kung paano po kukunin ang size ng CFM at size ng rectangular ducting or paano kukunin ang CFM. Okay, yung CFM po, inuulit ko po, yan po yung airflow ng isang hangin na papasok sa isang ducting. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan kayo sa kunting kalaman na binigay ni Fisher Vlog. Bye bye and good luck po sa susunod na video. Marami pa pong ibibidyo ang inyong lingkod. Bye bye, good luck.